Okay, naghahanap ka ba ng single? Yung maganda? Busilak ang kalooban? Ano pa ba? Hindi maluho? Sa tingin ko, wala na tayong makikita sa panahon ngayon. Kadalasan, may sidecar na. Okay, hindi tayo nagkakaintindihan mga ka-rider. Ang pinag-uusapan po natin ay motorsiklo na single. Yung pupuntahan po nating motorsiklo ngayon, nai-review ko na last December 2022. Kaya lang, merong isang kulay, yung paborito ko ang kulay, ang hindi ko nakita. So ngayon, dito sa motorcycle store na pupuntahan natin, halos naandun lahat yung kulay at mas marami yung paborito kong kulay. Kaya ayan, puntahan natin at hindi ko pa siya nakikita ng malapitan eh. Okay, itong re-review nating motorsiklo ay naging bestseller dito sa atin sa Pinas. Kaya ang dami ho rito na inspired. Unang-una yung Rusi. Gumawa rin sila ng parang click. Yun nga ho yung Rusi Flair 125. Then sumunod naman si Motorstar. Nagkaroon din sila ng Easy Ride CL. Ayan, makikita nyo ayan sa screen. Almost pareho-pareho sila. Pero yung pinakamalapit po na nakatulad ng kanyang dimension eh yung Mitsukoshi. To be specific, yung Euromoto, yung kanilang Model T 150. 3, 2, 1. Okay, narito na po tayo sa Swerte Moto Plaza dito sa Sambat, Bubukal, sa may LSPU po. At nandito po yung Honda Click na kulay gray, yung paborito nating kulay. Yung po ang i-review natin ngayong araw. Okay, real talk tayo mga ka-riders. Sa lahat ng na-review ko po na scooter, ito pong Honda Click ang nangingibabaw. Matagal na pong nag-click itong Honda Click, siguro po year 2016 or 2017. At isa nga po tayo sa tumangkilig dito. Okay, tama-tama, ininstallan po ng battery. So, complete na review po ang magagawa natin. Makikita natin yung kanyang mga headlight at saka kanyang horn and then yung kanyang kung mayroong gas, magsa-soundcheck tayo. Okay, ito, kalalagay lang ni Sir Benedict ng battery. Ito lang po ha, naandito po ang kanyang battery sa footboard niya. Yun lang po ang isa sa hindi na gusto ng iba nating mga ka-riders. Pero okay lang po yan dahil hindi po ba yan basta-basta papasukin ng tubig dahil may rubber po ang palibot niyan eh. So isa pa, huwag tayong sumugod sa baha kung ayaw natin na mapasok siya ng tubig baha. Okay, ilalabas ni Sir Benedict dito para mas maliwanag ang view natin at maikutan natin ng maayos. Then itatabi na rin natin dito sa aking Honda Click na version 1. Okay, makikita natin po yung pagkakaiba kasi napunak ko. Ito, ang laki ng kanyang
frontis, parang naging mas bulky siya at macho. Ayan o. Ito parang naging Honda Beat na lang ang sukat din ng ating Honda Click. Okay, bakit nga po ba naging bestseller itong Honda Click? Alam nyo, simple lang po ang sagot. Unang-una, yung presyo niya. Makamasa po talaga ang presyo. Pero mamaya na po natin pag-usapan yung presyo niya. Okay, sa tingin ko po, isa sa dahilan pa ay wala po tayong makita na nakatapat sa specification ng Honda Click. Kadalasan po, yung ibang scooter na na-review natin, okay, all LED nga. Then, pagdating sa kanyang fuel system, may naka-carburetor type pa rin po. Then, may na-review rin tayo. FI naman siya. Kaya lang, pagdating sa kanyang cooling system, naka-air-cooled naman. So, parang bitin pa rin. Ano po? Then, yung iba naman, naka-tube type pa rin ang gulong. Imbis na sana, tubeless na. And then, analog pa rin ang kanyang screen panel. Pero dito po sa Honda Click, almost ibinigay niya na lahat yung magagandang specs. Unang-una, syempre, fuel injected na siya. Then, naka-liquid cooled na ang kanyang cooling system. Then, tubeless po ang kanyang mga gulong. And then, ang malupit pa po ay all LED na ang kanyang mga ilaw. All digital na po ang kanyang instrument panel. Isa lang po talaga ang napansin ko sa kanya na medyo nabitin ako. Ito sana ginawa ng dual shock absorber kasi naka-single-sided shock lang po ang Honda Click. Pero alam niyo po, sa experience ko ng paggamit, ito sa aking version 1, kaangkas ko lagi si Mrs. Amy. Wala ako naging problema sa kanyang rear suspension. Kaya all in all, busog na busog po sa spec at sulit tayo dito sa Honda Click version 3. Ang laki po ng ginawang improvement dito sa version 3. Unang-una, yun nga po sa kanyang dimension. Lumaki na siya. And then, ang dami pong kulay nating pagpipilian. Ito pong nire-review natin yan. Ito yung Pearl Sylvester's Stallone. Pearl Sylvester's Gray. And then, Pearl Crimson Red. Meron din po siyang Stellar Blue Metallic. Pearl Arctic White. At saka yung Obsidian Black Metallic. So, limang kulay po ang available sa kanya. Ang ganda po talaga ng pagka-gray niya. Mas nakadagdag pa ng angat ng kulay niya. Itong decal sa tabi. Itong kulay yellow ba ito? And then, ito yung kanyang brand name na Honda. Hanggang dito sa likod, yung kanya namang model name na Click. Okay, liquid cool. Okay, simpleng-simple lang po yung kanyang mga decals. Pero ang lakas po ng dating, oh. Talagang medyo paipagka-luminous po itong kulay yellow na to. Okay, sa kanya namang headlight, ayan. Hindi tayo masisilaw kasi nakayuko po yung kanyang posisyon. Kaya yung direction niya, sa kalsada lang. May full LED po ang kanyang split type na headlight. And then sa kanya namang turning signal, ito, LED na rin po. Unlike dun sa ating version 1, ano po yun, bulb ang ginamit. So ito po yung kanyang DRL sa ibabaw ng headlight na itong nagsisilbing pinakakilay niya. Then formal talaga yung kulay na ginamit. Bali ko sa color combination, glossy black, then may pagka glossy gray po. And then ito yung kanyang brand name na Honda sa ibabaw. Talagang parang yayamanin ang dating at ito, porting letter M. And then punta na tayo dito sa kanyang gulong. Sa front air po, medyo pinalaki siya, nasa 80 by 90 by 40 ng kanyang sukat. And then tubeless po ang federal tire na to. Ayan, made in Indonesia po siya. Okay, sa kanya namang mag wheels, ito matte black ang kulay. Ito lang po ha. Sa experience ko dun sa ating mag wheels dito sa version 1, nung nalubak ako, napansin ko, ito lalo na sa likod, parang malambot ang dating, na UP agad yung kanyang mag wheels. So siguro po dito mukhang ano na siya, mukhang improve na at mas matibay na. Pero yun lang po, ingatan lang natin tumaan sa malubak, lalo na at mabilis ang ating takbo. Yun po ang napapansin kong isang reason kung bakit nayuyupi ang ating mga mag wheels. Okay, sa kanyang single disc brake, bali wavy na po ang kanyang shape. And then meron po siyang combi brake system. Yan, walang problema pag tayo po ay magbe-brake kahit anumang gamitin natin, tulong po yung dalawang braking system niya. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. Okay, dito tayo sa rear tire. Ito, mas pinataba rin po ang gulong dito. Meron po siyang sukat na 100 by 80 by 14. And then naka-drum brake po dito sa kanyang rear brake. Pero okay lang yan dahil meron naman siyang combi brake system eh.
Then ito nga po sa kanyang rear suspension, naka single sided siya po siya. Then sa kanyang tail light, ito po all LED na ang ginamit. Stoplight, tail light, and then dito sa turning signal. Okay, isa sa in-improve ni Honda Click dito sa version 3, ito nilagay niya na po ng takip yung kanyang box dito sa front. Okay, medyo kumipot siya pero okay lang kasi mas maganda po talaga yung may takip para in case na may ilalagay tayo, hindi siya malalaglag o hindi mababasa. Then ito po sa loob yung kanyang charging port. Malalim din naman po siya ito, pero sige, para sure tingnan natin kung pasok yung ating cellphone. Ayan, ayun, pasok po pala. Akala ko yung mababaw ko siya. Ayan, malalim po. Ayan, pasok o. Then, pamahaba nag-charge. Ayan, safe siya dyan. Umulan, umaraw. Okay. Then, dito sa kabila, ito pa rin yung kanyang packet. Pero mas pinalalim po. Kasi dito po sa version 1, ayan. Tagal na po ito. 2017 ko pa ito nakuha. Ayan, mababaw po dito. Dito malalim, pero wala siyang cover. Then, nga pala. Combine na analog at digital ang ating version 1 ng Honda Click. Okay, punta muna tayo dito sa ating switches and buttons. Okay, nandito po ang high beam, low beam. Then yung kanyang horn nasa gitna. Yung mga nasanay na nasa ilalim, adjust tayo. Dito na, sa gitna ang kanyang horn. Then ang turning signal po ang nasa ilalim. Ayan. And then dito sa kabila, ito po ang kanyang electric starter. Okay, yun lang po ha. Sa mga ngayon pa lang po naka-review, wala na po siyang idling stop itong version 3. Unlike dito sa version 1, version 2, ito pa rin po yung kanyang idling stop. Tama-tama, katatapos lang install ang battery, check na natin sa kanyang panel. Dahil ito po ay pure digital na po. Okay, ito. Kanyang ignition, may kasama na rin pong secured shutter key. Ayan, mag-on tayo. Okay, bali inverted po yung kanyang screen. Ang dark po ay yung background, din ang naka-highlights po ay yung mga details niya. Okay, sa gitna yung medyo maliit siya, ano po, na rectangle. Sa gitna yung kanya naman pong speedometer. And then ito po meron siyang orasan dito sa right side. And then ito po ang kanyang odometer, yung zero. And then ito yung kanyang fuel indicator. Tama-tama, bumili po ng gas at kasi na-order na po tong unit na to, kaya tama-tama matetest natin siya, masasound check natin. Okay, dito po sa ibabaw yung kanyang ayan, turning signal, left turn and right turn. And then nasa pagitan po yung kanyang high beam at low beam, ayan yung kulay blue. And then yung naman sa gitna, ito pasunod yung check engine. And then yung kanyang temperature, and then ito yung kanyang battery. Okay, dito yung kanyang select at set or menu. Pag tayo mag-a-adjust po, ito lang dalawang ating pipindutin. Okay, sige, check natin yung kanyang headlight. Okay, pag naka-on ang ating Honda Click, ito, bali, matik na yung kanyang DRL. Ayan, bukas po yan. And then, ayun, yung kanyang low beam po, ha. Ayan, naka-on na rin siya. So, i-high beam natin, ha. Ayan. O, diba, hindi naman tayo silaw kasi covered siya nitong pinaka-pairings niya dito sa harapan. Kaya kapayuko siya. Kaya okay na okay ito sa ating mga kasalubong. Okay, check natin yung kanyang busina. Okay, yan. Antinis po pero malakas. Ayos. Ito po, kaya malakas. Naka-open na, hindi nakatago yung kanyang horn. Ayan. Okay, sasalinan po ni Sir Benedict ng gas dahil parating na ata yung customer. Okay, meron pong 5.5 liters na fuel tank capacity itong Honda Click version 3. And then sa kanya pong fuel consumption, nasa 50.3 kilometers per 1 liter. So tipid po talaga. And then sa top speed, unofficial po, nasa 115 kilometers per hour ang kanya naman pong bilis. Okay, ito sa kanyang U-box, check natin na yung full face kasi talagang malaki po ang U-box ng Honda Click. Ito, full face po ang ating nilagay. Ayan, eksakto po. Kapareho ng ating version 1. Eksakto rin dito ang full face. Ayan, tapos ito may shape naman siya para nakahulma siya para sa helmet. Ayan. Ayan, naglock po siya. Ayan, okay. Ay, sige, buksan natin. Ang bukasan niya, syempre, dito rin po sa seat.
Ayan, meron siyang button dito. Okay. At baka madala ang ating favorite na helmet. Okay, ito po ang kanyang CVT. Maganda rin ang pagkakayari ng kanyang crankcase. Yun lang, wala na siyang kickstart. Ano po? Pero okay lang dahil meron naman siyang kill switch sa side stand. Ayan ha, sa mga nakakalimot po, huwag nating kalilimutan. Pero ito, sigurado, hindi po tayo makakatakbo pag nakababayan kahit anong mangyari dahil mamamatay po talaga ang engine natin. Kaya talagang sa safety features, lamang po itong si Honda Click. Okay, bago tayo sumakay, meron po siyang 131mm na ground clearance. And then sa seat height po, nasa 769mm. Okay, dito, pagpwesto natin. Okay, meron po siyang hook ha, dito para sa ating mga bag. Okay, ayan. Almost eksakto. Pero hindi, meron pa namang mga allowance ng mga 1 inch ating sapatos dahil meron po tayong size 9 na paa. Pero siguro yung mga size 10, 11, medyo sakto na lang dito. And then ito, napansin nyo, ang lapad niya oh. Doon sa akin pong ano, medyo makitid eh. Kaya parang nakasara lagi, magkadikit ang ating hita para hindi tayo ma lumabas yung hita. At dito ho, halo, pwede tayo medyo buka. Level lang siya. Okay, so walang kamatayang turning radius. Check natin. Okay, eksakto lang po. Hindi naman siya dikit. Meron siyang konting distansya lang. Ayan, magkabila. Okay, sige. Tatanggalin ko muna sa center stand. Okay, yan sa height ko pong 5'8". Eksakto lang. O, nakatayo pa tayo. Lapat ang paa. Kaya subukan natin mo pa. Pag nakaupo, medyo tiyad po ang ating paa. Magkabila. Pero pag kaya naman tumayo. Ayan, okay. Check natin muna yung kanyang front brake. O, yun. Dahil disc brake siya, maganda ang kapit po. Kaya baka dumiretso tayo sa kalsada. Dandahan. Okay. Then, yung drum brake po sa rear, check din natin. Oh, almost the same po siya ng kapit. Okay din ang drum brake, basta tama lang po yung timpla niya. Okay, sa kanya naman pong suspension. Okay, hindi siya ganun kalambot, pero sumasama naman po. Yung kanya pong upuan ito, hindi siya ganun kalambot ha, pero okay lang, komportable rin naman. Kaya yan, kita naman natin, medyo mababa ang tabas niya. Pero meron pa rin naman shape. Dito, tama, hindi makapal yung kanyang pinaka-foam dito para sa angkas natin, hindi mahirapan. Okay, ito, yung kanyang seat cover, okay naman, makapit din. Okay, samantalahin na natin i-sound check. Bali, meron ho siyang gasolina. Eto, marinig natin yung kanyang muffler. Okay, sa kanyang muffler, ayan, kumpleto. Andito po ang kanyang heat guard. Sakop yung halos sa kabuuang sukat po ng muffler. And then dito, bukod pa yung sa kanyang tip na cover. Kaya, hindi ho tayo mapapaso dito. Dito naman, imposible na tayo mapaso at malalim na po yung kanyang elbow. Okay, bali, Euro 4 compliant na po yung kanyang emission control. Kaya sigurado, malinis po ang ibubuga nitong usok, kung may usok man. Okay, start na natin.
kalmado po ng tunog. Halos hindi ko naririnig po yung kanyang tambucho. Tahimik po talaga at kalmado. Okay, inaakap ako yung vibration. Ito, meron naman, pero minimal lang po, konti lang ang vibration niya. Ayan, tignan nyo yung response niya. Bilis po. Hindi siya delay. Oh. Talagang synchronized po sa throttle ang kanyang speedometer. Okay. Ayan po. Tahimik po, tahimik. Ang bait ng kanyang tambucho. Kaya ayan, mga ka-riders. Wala na tayong hahanapin kung tayo ay gusto ay presyong masa, kumpleto sa specs, then sa format, kulay, ito na po talaga ang inyong mapipili. And then meron pong 1 liter na ang kanyang engine oil capacity. Okay, check natin ha, mukhang dito pa rin po nakalagay yung kanyang liquid cooled. Okay, dito sa ilalim ng upuan. So almost the same din siya ng aking version 1 talaga yung pwesto. So, ayan, meron siyang bolt dito, tatanggalin lang pag tayo ay magre-refill ng kulan. Okay, nandito po si Mira Guevara, branch admin po ng Fuerte Moto Plaza para i-assist tayo. Ma'am, tatanong ko po, magkano po ang ating cash price dito sa Honda Click version 3? Umaabot po ito ng 83,900 sa installment po. Kung kukuhanin po natin ito sa loob ng 3 years, umabot po ng 4,366 yung monthly. Okay. Then kung sa 2 years lang po natin siya kukuhanin, umabot po ito ng 5,552. Sa 1 year and a half po, umabot po ito ng 6,659. Then sa 1 year po ay 8,953 po. Na may rebate pa po tayo ito na 300 pesos. Ma'am, magkano po ang down payment? Ang down 4,200 po. Ano po bang kasama niyang previous pag halimbawang nag-avail po? Ayan sir, meron po tayong TPL insurance, yung third party liability po. Okay. Then meron po tayo ngayong full face helmet. Full face helmet. May 1 year warranty po na. Okay ma'am, ano po requirements niyo? Ano sir, 1 valid ID, then 0 ilang. Idagdag na rin po natin yung 1 month payslip po natin. Latest payslip ma'am? Yes po, okay. Okay, sige ma'am, maraming salamat sa information natin. Thank you po. Okay, pasok tayo sa loob para makita nyo po yung iba nilang available na unit. Dito po sa harap, ayan, si Aerox, ang pinaplano natin kuhain. Ito, kulay blue po ang available dito. And then, dalawang PCX, gray at saka black. And then, NMAX na silver, dalawa rin. Then, mapapansin nyo, mas marami po talaga ang kanilang mga Honda Click na kulay gray. Ayan, dito po ang Sniper. And then, Abenis, Bergman. Then, ito na naman, mga Honda Click version 3. And then, Mio Gear, Yamaha. Then, Suzuki, Crossover. Then, ayun pa rin po, dalawang Honda Click na kulay gray. Sir Nick, good morning. Bakit ang dami niyo po, sir, na kulay gray na stock ng ating Honda Click version 3? Sa ngayon, marami talaga naghahanap kasi na color gray na Click 125, kaya order kami ng color gray. Pero sir, available naman yung mga iba pang kulay. Okay niya. Sir, yung blue, black, white, saka ano ba yung isa? Red. Red, okay. Available naman sir pag yung gisa. Available lahat po na full color. So ayun, magandang araw sa inyong lahat. Ini-invite namin kayo dito sa Suerte Moto Plaza Santa Cruz. Tapat na po kami ng LSPU sa Bukumal. So, pwede kayong mag walk-in, pwede kayong mag online application. Tapos, meron din kaming page. Ilalagay nila ni Sir John dyan sa description. Ha? So, ayun po. Willing po kami i-cater kayo lahat once na pumasok po kayo sa aming tindahan. Lalabas po kayo na may motorcycle. Okay. Sir, ang tanong ko lang, kahit malayo ba, okay lang? Pwede sir, kahit malayo. Huwag lang lalampas tayo na sir na 50 kilometers. Ah, okay. Pero sige. May mga branch naman sir na magkikater sa kanila once ay lumampas ng 50 kilometers. Ah, pwede nyo silang i-repair doon sir. Pwede namin siyang i-repair sa malapit na branch. Kasi sila pwede nyo. Okay, sige sir. Maraming salamat uli ha. Good morning. Sir. Ma'am, baka, Ma'am Mira, baka may shout out. Baka may babatiin kayo. Okay na. Wala na. Yeah, si Ma'am. Sige, Ma'am. Sir Benedict, baka may shout out. Wala ba? Ano pa?
Sir Kenneth, busy. Baka may shout out. Okay lang, sige, thank you. Busy-busy ha. Oh, kape muna, kape. Sige, thank you, thank you. Kepre, thank you ha.